Bago tayo magsimula sa ating kwento, pa-subscribe naman dyan at pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka Recap. Power Recap TV. Simulan na natin ang kwento. Sa simula ng kwento, tampok ang isang Amerikanong lalaki na tinatawag na si Kyle LeBlanc, na nagtatrabaho sa ibang bansa sa isang pabrika ng bakal sa Magnitogorsk, Russia. Isang araw, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na si Gray, na nagrereklamo na hindi niya sapat na binibigyan ng oras. Na magkasama silang dalawa, nagplano si Kyle na mag-leave ng ilang araw mula sa kanyang trabaho upang makapaglaan ng oras para sa kanyang asawa. Parehong gabi, umuwi si Kyle at habang papunta sa bahay, tinawagan niya ang kanyang asawa upang ipaalam ang tungkol sa kanyang pagdalaw. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang marinig niya ang malakas na pag-iyak ng kanyang asawa sa telepono. Lumitaw na pumasok ang isang lalaking pinangalanan na si Sergio Coves sa kanilang bahay at inabuso si Gray ng pisikal. Nagmamadali si Kyle papunta sa bahay, ngunit huli na sapagkat natagpuan niya ang bangkay ng kanyang asawa sa sofa. Habang nagdadalamhati sa pagkawala, bigla siyang inatake ni Sergio mula sa likod at tumakas. Galit na hinabol ni Kyle si Sergio sa mga kalsada ng Magnitogorsk at nagkaroon sila ng sagutan. Gayunpaman, madali silang nahuli ng pulisya. Sa susunod na eksena, pareho ang mga lalaki ay dinala sa korte, ngunit binayaran ni Sergio ang hukom at itinuring na hindi guilty dahil sa kakulangan ng ebidensya. Galit sa hindi makatarungang hatol na ito, kumilos ng labi si Kyle sa pamamagitan ng pagnanakaw ng baril mula sa isang tagapagpiansa at pagbaril kay Sergio ng maraming beses sa harap ng buong korte bilang isang hakbang ng paghihiganti. Matapos ang kriming ito, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad na mabigyan ng parol. Sa mga sumunod na pangyayari, si Kyle kasama ang ilang iba pang mga kriminal, ay dinala sa Krakowie Prison, na pinamumunuan ng corrupt na warden na si General Harushov. Pagdating nila doon, sila ay pinilit na iabandona ang kanilang mga gamit, ngunit nag-atubiling ibigay ni Kyle ang kanyang singsing ng kasal. Bilang resulta, siya ay pinagsasaktan ng isang opisyal na may pangalang Lieutenant Tolik, na kumuha ng singsing sa marahas na paraan. Nang gabi na yon, nasaksihan ni Kyle ang ilang mga gwardyang depreso na dinala ang kapwa niyang Amerikanong preso na si Billy Cooper sa ibang selda. Doon, siya ay inatake ni Andre, isang preso na mandirigma at miyembro ng Russian Mafia. Maliwanag na ang taong ito ay naglagay ng suhol sa mga opisyal. Sa sumunod na madaling araw, inilalakad ng mga gwardya si Billy, na nagmumukhang bagbog at na trauma, patungong klinika, habang walang pakialam na sumasabay si Andre sa ibang mga preso. Tila ba walang nangyari, habang naglalakad ang mga preso ng nakapila, naaasar ni Andre si Kyle sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya sa kanyang asawa. Ito ay nagdulot ng galit ni Kyle, na nagresulta sa isang pisikal na awayan sa pagitan ng dalawa. Bilang resulta, nasa maruming Bartolina si Kyle. Matapos harapin ng ilang araw doon, nagsimula siyang magwelga sa pagkain at pagkatapos ay sinubukan ng di maisip na bagay gawin. Gayunpaman, sa huling sandali, nalaala niya ang mga masasayang sandali na kasama ang kanyang asawa, na nag-udyok sa kanya na kailangang mabuhay. Mga ilang araw pa, nailipat si Kyle sa isang selda kasama si inmate 451, isang preso na African-American, na kilala na pumatay ng tatlong dating kasamahan sa selda. Medyo takot si Kyle sa reputasyon ng kanyang kasamahan sa selda, ngunit hindi siya nagpahayag ng anumang salita. Isang araw, bumisita ang bayaw ni Kyle sa kanya sa bilangguan at ibinunyag na maayos na inilibing si Gray. Pangako rin niyang ginagawa niya ang lahat para palabasin si Kyle mula sa bilangguan. Pero hanggang sa oras na yon, inirerekomenda niyang magbayad si Kyle ng pera sa mga gwardya para gawing madali ang kanyang buhay. Kinabukasan, nakilala ni Kyle si Billy sa loob ng kulungan at nagkausap sila. Ipinapaliwanag ng huli na nabilanggo siya ng 18 na buwan dahil sa pagmamaneho habang lasing at pagbangga sa isang restaurant. Naantala ang kanilang usapan nang lapitan sila ni Malachi, isang Amerikanong preso na naka-wheelchair. Ipinapaliwanag niya ang politika sa loob ng bilangguan at ang iba't ibang mga gang dito, kasama na ang pakikipag-alyansa ng Russian Mafia sa mga gwardya ng bilangguan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang na-adjust si Kyle, bagamat patuloy pa rin siyang iniinis ni Andre,
na nagpapamukha sa kanya upang makipaglaban. Isang gabi, nanaginip si Kyle na inaatake ang kanyang asawa ni Sergio, isang bangungot na nagpapakabahala sa kanya sa kanyang pagtulog, anupat siya'y hirap sa paghinga. Ito'y nagdisturbo sa kanyang kasamang kwarto na halos siyang masakal. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagtangkang maglagay silbi si Kyle sa mga gwardya upang baguhin ang kanyang kwarto. Subalit, yamang siya'y Amerikano, mas mataas ang hinihinging halaga ng mga gwardya. Kalaunan, lumipat ang eksena sa mga sumunod na araw, na nagpapakita ng isang labanang inorganisa sa loob ng bilangguan. Ipinabatid ni Malachi kay Kyle na si General Harushov ang nag-aayos ng mga labang ito at siya'y umaalalay ng kanyang pera sa mga manlalaban. Si Andre, na siyang tanging hindi pa natatalo, ay muling pamapalo sa isa sa mga bilanggo ng may karahasan. Sa kalagitnaan nito, mga opisyal ng bilangguan sa pamamagitan ng pagsasama ng ibang mga bilanggo sa kanyang kwarto at pagtugon sa kanilang mga hiling na maglipat. Sa Kravavi, ang mga bilanggo ay karagdagang pinagkakatiwalaan ng masusing trabaho. Sa isa sa mga gawain na ito, nagpa siya ang ilang miyembro ng gang na gawa ng maruruming taktika si Kyle. Sinabi nilang peking binabastos niya sila, at pinayagan ng mga opisyal na bawiin nila ang kanilang respeto. Bilang resulta, banihag ng mga miyembro ng gang si Kyle ng malupit bago siya ipadala ng mga gwardya pabalik sa parehong Bartolina sa selyulang ito, palaging naririnig niya ang nakakabahalang tunog ng isa pang nakapiit sa katabing selda. Gayunpaman, wala siyang magagawa kundi ang magpukpok sa mga pader. Matapos ang isang buwan, palabasan si Kyle mula sa selda pagkakapiit, at ngayon ay nag-iba ang kanyang hitsura dahil sa makapal na paglago ng buhok at balbas. Habang kumakain kasama ang mga kapwa nakapiit, lumapit si Andre kay Kyle at nagsimulang mang-asar gaya ng dati. Ito'y nagdulot ng pagkawala ng pasensya ni Kyle, at bilang resulta, nagsimula ang isa pang sagupaan sa kanilang dalawa. Makalipas ang maikling panahon, nakialam ang mga gwardya ng bilangguan at muling ipinadala si Kyle sa parehong selda. Sa mga sumunod na araw, ang sitwasyon sa loob ng bilangguan ay nagiging mas intense, habang ang mga gang ay nag-aawayan at pinapatay ang ibang mga nakapiit dahil sa mga munting alitan. Sa isang tiyak na araw, sa lugar ng trabaho, tinamaan ng landmine ang mga gwardyang bantay selda. Gamit ang kaguluhan na ito, si Billy, kasama ang isa pang bilanggo, ay nagpas siyang tumakas mula sa bilangguan, ngunit ang kanilang pagsusumikap ay nauwi sa wala. Agad na napatay ang kabilang bilanggo, habang si Billy ay muling nadakip. Sa gitna ng lahat ng ito, si Kyle, na palaging inaapi ni Andre at ng kanyang mga tauhan, ay nagsimulang mag-ensayo. Maikli pagkatapos, habang inaayos ang isa pang laban, si Kyle ay humarap kay Andre. Si Andre, na mas malakas sa kanilang dalawa, ay agad na nagsimulang bugbugin ang ating bayani. Gayunpaman, ikinagulat ni Kyle ang mga manunood sa pamamagitan ng biglaang pagbabalik loob. Siya'y pumangilabot sa pagkagat ng malaking piraso mula sa leeg ni Andre, at pinatay ito sa hirap. Sa kalakaran ng lahat ng ito, si Kyle ay nagkaroon ng pagkasira ng kaisipan habang tinitingnan siya ng mga bilanggo at gwardya ng may karumaldumal na takot. Ang labang ito ay naging isang pagbabalik loob sa kanyang buhay, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na kanyang palaging hinahanap. Patuloy na lumalaban si Kyle sa iba pang mga bilanggo at patuloy na nananalo. Sa huli, siya'y naging matigas dahil sa kanyang kapaligiran habang nakakamit din ang respeto. Ang kanyang mga laban ay unti-unting naging mas marahas, hanggang sa siya'y nagsimulang pumatay sa kanyang mga kalaban. Bukod dito, tinatanggihan niya ang anumang tulong mula sa kanyang bayaw o mula sa Embahada ng Amerika, anuman ang kanyang nararamdaman na wala namang magbabago. Nag-aalala sina Malachi at Billy sa pagbabago ng ugali ni Kyle. Sa isang sandali, tinanong siya ni 451, "Kilala mo ba talaga kung sino ka?" At ang sagot ni 451 sa kanyang sarili, malamang hindi. Sa araw ng kalayaan ng Rusya, pagod na si Billy sa pisikal na pang-aabuso na kanyang nararanasan, kaya't nagtangkang tumakas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwanan siya ni Malachi, na ibinunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang pagtakas sa mga gwardya kapalit ng tiyak na medikal na atensyon at pag-aalaga. Matapos mahuli, isinara si Billy sa isang selda kasama ang isang preso na nagnangalang Valya. Labis na nagnanais si Valya na pagsamantalahan ang kanyang kabataang katawan. Kinabukasan, napansin ni Kyle si Billy na huling humihinga. Bago ito mamatay,
Payo ni Billy kay Kyle na huwag payag ang baguhin siya ng kulungan, mga gwardya, o mga kapwa preso tungo sa isang bagay na siya ay hindi na makabalik. Nahikayat sa mga salitang ito, napagtanto ni Kyle na kailangan niyang ngayon lumaban para sa kanyang kapanatagan sa loob at muli nitong mahanap ang kanyang tunay na sarili. Kaya naman, nagdesisyon siyang buong determinasyon na huwag nang makisali sa karagdagang mga laban. Isang desisyon na nagalit sa mga gwardya ng kulungan. Bilang tugon, kanilang isinailalim siya sa parusa sa pamamagitan ng pagkabit sa kanya sa labas. Bagamat kinailangan niyang harapin ang matinding kondisyon ng panahon, hindi sumuko si Kyle. Sa kabilang banda, nalaman ni Inmate 451 ang sinabuhati ni Malik ay laban kay Billy, kaya't nagpasya siyang mag-high-ganti para sa kamatayan nito. Madaling masusunog sa likido ng alak si Malachi at sinunog ito, anupat nagresulta sa isang nakakatakot na kamatayan. Habang pinanunood ang pagkakasunog kay Malachi, iniisip ni 451 ang kanyang sariling trauma na karaan ng pang-aabuso at panggagahasa noong siya'y bata pa, mula sa isang guro. Dito, nalantad na siya'y naghiganti sa pamamagitan ng pagpapakasunog sa kanyang guro, kaya't nauwi siya sa bilangguan. Nahikayat ng matibay na tapang at tibay ng loob ni Kyle habang siya'y sumasailalim sa mahabang parusa ang mga pangkat sa bilangguan na iwaksi ang kanilang mga alitan at magsama-sama. Sa kabila ng utos ng general, tumanggi silang maglaban laban sa isa't isa. Ipinakita nito na walang kapangyarihan ang mga opisyal ng bilangguan dahil hindi maaring parusahan lahat ng mga bilanggo. Nagiging walang silbi ang kalagayan, at labis na ikinabahala ni General Harushov at ng kanyang mga kasamang opisyal dahil nawala na ang kanilang malaking kita mula sa pagsusugal sa mga laban. Hinahawakan nila si Kyle na may pananagutan sa pagpapakilos ng mga bilanggo sa rebelyon, at bilang resulta, nagmumungkahi sila ng plano para mapatay siya upang mapanatag ang lahat ng bagay. Bago ito, pinakawalan si Kyle mula sa kanyang mga tanikala at inilipat sa infirmary para sa paggaling. Sa panahong ito, siya ay nagkaroon ng isang pangitain ng kanyang yumaong asawa, na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan na kanyang natuklasan muli ang kanyang tunay na sarili. Sinabi ni Kyle na namimiss niya ito, at ang sagot ni Gray ay walang sinuman ang tuluyang nawawala basta may isa pang nagpapamalas ng alaala sa kanila. Nalabag ni Kyle si General Harushov sa kanyang bilangguan, na labis na nababahala sa pagtanggi sa kanyang awtoridad. Pilit niyang pinilit si Kyle na magkaroon ng huling laban, at ang kalaban ay si Mylock, isang napakalaking bilanggong hiwalay na inilalagay mula sa pangkalahatang populasyon. Si Mylock ang parehong tao na boses ang madalas marinig ni Kyle sa mga pader noong siya ay nasa selda ng Bartolina. Nang mag-umpisa ang laban, si Kyle ay hinagis na parang isang laruan. Ngunit sa sandaling siya ay malapit ng patayin, siya ay biglang nagsimulang magtambol sa isang pinto, tulad ng ginawa niya noong siya ay nasa pagkabilanggo. Ito ay nag-joke kay Mylock na makilala si Kyle, at siya'y niyakap bilang kaibigan. May pagmamahal na sinabi si Mylock na si Kyle lamang ang nag-ambag ng pag-uusap sa loob ng mga taon na iyon. Subalit, ito'y lalong nagpalala sa mga opisyal, si Tolek ay handang barilin si Kyle. Ngunit si Mylock ay sumugod at inatake ang mga opisyal. Matapos mapanood ito, ang mga bilanggo nagsimulang magprotesta, iniligtas ang sitwasyon mula sa mga gwardya. Habang si Mylock ay nakikipaglaban sa mga gwardya ng bilangguan, si Kyle naman ay nagpalaya ng iba pang mga bilanggo mula sa kanilang mga selda, na nagudyok ng malawakang pag-aaklas. Sa gitna ng kaguluhan, si Mylock ay muling nabaril at si Kyle ay nag-aliw sa kanya bago ito sumuko sa kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, nakuha muli ng mga opisyal ng bilangguan ang kontrol sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawag ng karagdagang puwersa. At inuutos ang mga bilanggo na umurong sa kanilang mga selda. Habang nakaupo sina Kyle at 451 magkasama, ibinahagi ni Kyle ang tungkol sa pangyayari na nangyari sa kanyang asawa at kung paano siya napunta sa bilangguan. Matapos marinig ang kanyang kwento, sinabi ni 451 na matutulungan niya siyang makatakas sa bilangguan. Matapos nito, ang dalawa ay bumalik sa kanilang kulungan kung saan ibinigay ni 451 kay Kyle ang mga dokumento na naglalaman ng ebidensya ng lahat ng mga pagpatay at katiwalian na nangyari sa Kravovy Prison sa loob ng mahigit na 20 taon. Hinihimok niya si Kyle na ibunyag ang impormasyong ito sa pamahalaan ng Estados Unidos at pumapayag ito. Para sa pagtakas sa bilangguan, hinihiling ni 451 kay Kyle na lumaban ng huling pagkakataon upang manatili ang atensyon ng mga opisyal sa ibang dako.
Kinabukasan, inayos si Kyle na makipaglaban kay Valya. Habang nagsisimula ang laban, nakakuha si Kyle ng kahalagahan at pilit na inilabas ni Valya ang balikat nito sa kanyang tuntungan. Sa galit, hinugot ni Valya ang isang kutsilyo upang saksakin si Kyle. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nasaksak niya ang pinuno ng Russian Mafia na nagdulot ng kanyang kamatayan. Ginamit ni Kyle ang pagkakataong ito upang bugbugin ang ulo ni Valya sa poste. Sa wakas ay napabagsak niya ito. Pagkatapos ng laban, siya'y inilayo ng mga gwardya upang patayin, kagaya ng inaakala ni 451. Sinundan ni 451 ang isang lihim na daan upang makapasok sa garahe, kung saan gumawa siya ng biglaang atake at pinatay ang isa sa mga gwardya. Samantala, hawak ni Kyle si Tolek na may baril at itinali ito sa ilalim ng isang kotse bago kuhanin ng susi upang buksan ang kanyang mga posas. Si Kyle ay kinuha rin ang kanyang singsing ng kasal at nag-disguise sa sarili gamit ang uniforme ng bantay na kamukha ang general. Pinakiusapan niyang sumama si 451, ngunit tinanggihan nito at sa halip ay hiningi na tiyakin ni Kyle na malalaman ng mundo ang lugar na ito. Matapos nito, matagumpay na nakalabas si Kyle mula sa bilangguan, habang si 451 naman ay pumunta sa opisina ng general at pinatay si Harushov para sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng insidenteng ito, ibinalik si 451 sa kanyang selda, samantalang si Kyle ay nakabalik sa kanyang sariling bansa. Sa huling eksena, nalaman natin na ang katiwalian ni Kravovi ay nabunyag at ang bilangguan ay isinara ng permanente. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood, mga ka-recap!